Good morning mga kasuki. Ayan, isang maulang umaga no, sa inyong lahat. Ayan. So, sa last video natin ay ipinakita ko sa inyo no, kung paano ko gumawa ng aking label. At ngayon naman ay mag-haul tayo kung ano-ano ba ang mga gagamitin ko no, sa paggawa ng chili garlic sauce. Ayan. So mga kasuki, alam nyo ba na ang paggawa ng chili garlic sauce eh maaari mong gawing extra income. Ayan. So dahil patok na patok ngayon ang chili garlic sauce no, eh i-line up natin siya sa passive income no, na pwede mong pagkakitaan no sa panahon ngayon. Ayan. So alam naman natin na malaking percentage ngayon ng mga tao eh mahihilig talaga sa mga maanghang na pagkain. Ayan. So gaya ko, tulad ko eh mahilig din talaga ako sa maanghang na pagkain. Ayan. At simulan nga natin, no? Ano-ano ba ang ating mga ingredients? Ayan. So, syempre, simulan natin sa vegetable oil. Ayan. So, ang gamit natin ay vegetable oil. Bakit? Bakit vegetable oil? Ayan. So, sense, ha? Bakit hindi tayo pwedeng gumamit ng olive oil? Bakit hindi tayo pwedeng gumamit ng mga ibang oil, no? So, bakit nga ba vegetable oil ang karaniwang ginagamit sa paggawa ng chili garlic oil or chili garlic sauce? Ganun. Kasi nga, ang kailangan no, dahil alam naman natin na aromatic, flavorful no, yung ating gagawing chili garlic sauce or chili garlic oil no, ayan. O umulo naman kayo sa Shopee. Ayan. So, ang kailangan natin no na gagamitin na sangkap na oil no, eh kumbaga si oil siya yung parang pinaka fillers natin no. So, kailangan niya no para siya yung kakapitan no nung katas ng oil at ng garlic. Kailangan ay neutral. No, neutral yung ating gagamitin na oil. So again, kapag sinabi natin neutral, no, eh dapat hindi walang masyadong lasa yung ating ia-add na oil, no, gaya nga nitong hawak natin, no, vegetable oil or itong si coconut oil, ayan. So yung vegetable oil natin is coconut oil. So alam naman natin na walang masyadong kino-contribute na lasa si vegetable oil, ayan. So pwede kayong gumamit ng olive oil pero dapat light, light lang. Kasi alam naman natin na si olive oil ay may lasa, no. May lasa siya, nagko-contribute siya ng lasa. No, kaya kailangan kung afford niyo naman na gumamit ng vegetable oil no, eh, aside sa mahal si olive oil no, kung afford niyo gumamit noon eh why not, pero kailangan gamitin niyo is light olive oil. Ayan. So pero ang pinaka the best na gamitin syempre is vegetable oil para ang talagang maglalasa lang no sa iyong ginagawa eh si chili and si garlic lang. Ayan. So next naman natin na gagamitin no, kailangan natin sasangkap eh syempre no, ito yung star no sa ating gagawin, yung chili. Ayan. So itong chili, so syempre ito ay pinabili ko lang no sa palengke. Ayan. So mamaya huhugasan natin yan, tapos tatanggalin natin yung tangkay pag ipaprocess na natin. So chili, ayan, isa yan sa syempre yan yung pinakamahalagang sangkap no. At syempre hindi rin mawawala ang bawang. Ayan. So itong bawang no ay again pinabili ko rin siya sa palengke at nabili na siya ng ganito. Ayan. Nang nakaganyan na, yung parang nakahiwalay na siya. Pero hindi pa siya balat, ayan. At ituturo ko rin sa inyo mamaya paano ba ang mabilis na proseso ng pagbabalat ng bawang, ayan. So madali lang 'yan. Kunwari, hindi mo na kailangang pitpitin, hindi mo na kailangang tuklapin, no? Minsan masakit sa kuko 'yon. So tuturo ko sa inyo kapag maramihan yung inyong ginagawang pagbabalat ng bawang, ano ba yung technique para mabilis yung pagbabalat ng bawang. So again, gamit din kayo ng bawang kasama yan syempre sa mahalagang sangkap. At kung nakita nyo nga, kung napanood nyo nga yung aking ginawang label, makikita nyo ron no, na ilan lang yung aking sangkap. Vegetable oil, chili, garlic, and then meron tayong oyster sauce. So yung iba kasi ay naglalagay ng sugar no, yung iba ay naglalagay din ng vinegar. So ako naman, ang technique ko naman eh oyster sauce. Ayan. So pwede kayong maglagay ng mga liquid seasoning, ayan. Pero mas prefer ko ang oyster sauce. Siya yung pamalit ko sa brown sugar. Ayan. So pwede naman, no, yung iba nagba-brown sugar. Bakit ba kailangan mo ng brown sugar or ng anything na may tamis, no? Kasi nagko-complement siya sa chili. Ayan. So sa chili, para maging well-blended, no, yung lasa nitong chili, para hindi naman siya yung parang, alam mo yung parang nag-aapoy, no, yung parang sobrang init, no, sa iyong dila, no, para maging smooth naman yung pagkain mo sa chili no. Eh medyo samahan mo ng konting tamis. Ayan. So para medyo na nababalanse niya ng konting-konti no yung at yung init no nitong chili. Ayan. So maano niya yan, malalasahan niya no. Medyo kailangan ng mga parang para mas masarap no. Para mas masarap, kailangan ng konting tamis. At syempre kung may tamis no, hindi naman tamis na tamis no. Kung may konting tamis at syempre no, gusto ko rin yung
yung i-contribute nitong oyster sauce, no? Add siya ng taste na sweetness at syempre mag-add din to ng konting aroma sa ating ginagawang chili garlic oil. At syempre, ito ang isa sa panahon ngayon. Isa ito sa mahalagang sangkap, no? Ng kung ikaw ay kumakain. Ayan. Kung ikaw ay kumakain, ito ang una mong kailangan malasahan, no? Ito ang nagpapalasa talaga sa ating pagkain. Ito ang number one na nagpapalasa. Baliwala yung mga ginagawa mong pagluluto, yung mga sangkap mo, kung hindi mo lalagyan ng asin. Ayan. So, sa panahon ngayon, kailangan ang mga kinakain mo ay malasahan mo. Kasi, pag hindi mo nalasahan yung kinakain mo, eh, alam mo na. Ayan. Baka mapabilang ka sa positive. Ayan. So, kaya kailangan, no, sa mga nanay dyan, ayan, huwag natin kalimutang maglagay ng asin, no, para malasahan yung ating mga kinakain. Kasi mahirap na pag hindi tayo nakalasa. Ayan. So, again, mabilis lang ito. At, syempre, no, papakita ko rin sa inyo yung pinabili ko na bote. Ayan. So, meron ako ditong bote at hahawakan ko na lang, no, yung aking camera. Ayan. So, medyo nasira yung stand, no, nung aking, ano eh, nung aking tripod. Kaya, ayan, saan ko na lang pinapato ngayon yung aking camera. Ayan. So, ngayon, hawakan ko na lang aking camera para i-unbox natin yung pinabili kong bote. Ito na nga, mga kasuki, no, yung aking pinabiling bote. Ayan. So, nabibili siya. Pinabili ko siya sa Divisoria. So, unahin natin itong maliit. So, eto na nga mga kasuki, yung ating gagamiting bote, no, sa paggawa ng chili garlic oil. Ayan. So, eto yung ating bote. Ayan. Ayan. So, ito ay 24 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times 4, 24. Ayan. Tapos, meron pa siyang free na pang seal, no, pang selyo sa ating bote, no, sa takip ng bote. So, ayan, free na siya sa loob. Ayan. So ito ay 24 pieces, no, 24 pieces. At kung hindi ako nagkakamali, no, ito ay parang nasa 12 pesos or 13 pesos isang piraso nito. Ayan. So check natin, no. Mamaya huhugasan natin 'yan, tapos i-sterilize natin, no. So kailangan ang bote mo ay hugasan mo, no, tapos sterilize. Paano ba pag-sterilize ng bottle? So sa pag-sterilize ng bottle, pakukuluan mo siya, no, ng 10 to 15 minutes para ma-sterilize yung bottle. Ayan, so try natin magbukas ng tayo ng isang bote. At pag bibili kayo, no, ng mga bote, bago gamitin, eh i-check muna natin itong paligid ng bote. Ayan. So check, i-check natin, no, baka mamaya ay may barag. Ayan. So okay naman siya. Ayan. So hugasan na lang natin siya mamaya at i-sterilize natin siya. Ayan. So ayan, again, ganito kaliit, no. Ito ay 120 ml. Ayan. 120 ml yung ganito. Tapos i-next naman natin itong isa pang bote. Ayan. So ito naman yung isa pang bottle. Ayan. So ito namang bottle na ito, dahil, no, dahil mga kasuki, dalawang box yung ating binili, ibinigay sa atin to nung tindero ng 15 pesos na lang isa. So ayan. So ganito naman kalaki yung 200 ml. So ganito naman siya kalaki yung 200 ml. Tapos ganun din. So 24 pieces ang isang box niya, 200 ml. Ayan. So again, i-check nyo rin yung bibig nung bote, no, bago nyo gamitin. Tapos again, meron din siyang free na pang-reseal, no, para pang-seal. Ayan, pang-seal sa bote. Ayan. So check natin again. Yan, ito yung 200 ml. At ito naman yung 100 ml. Ayan. So ayan mga kasuki. Ayan. 200 ml at 120 ml. Ito naman ay 200 ml. So, ang laki na. Ayan. Again, no, check nga natin kung kakasya yung ating ginawang label sa kanya. So, ito yung example ng ating ginawang label. So, ano lang natin. Visualize lang natin. Ayan. So, halimbawa, ayan, kaganyan siya. Ayan. Kadikit na yung ating label. Ayan. Ganyan ang mangyayari sa ating label. Ayan. So, again, mga kasuki, no, kung ikaw ay gustong magpagawa ng label, ayan. So, on hand mo yung bote, no,
paano mo malalaman kung kasya or gusto mo magpagawa ng label? So, unang-una, syempre mga kasuki, kung on-hand mo naman yung battle, eh, kailangan ikaw ay may ruler, no? Pwedeng in cm or pwedeng in inches. So, mas okay kung naka, tayo ay naka cm. So, ang unang kailangan yung malaman mga kasuki ay yung height, no? Yung ibibigay nyong height, ito yung pagdidikitan mo ng label. Ayan, so, tapatan mo lang ng ruler mga kasuki. Ayan, so, ayan, approximate ay nasa, pwede na, nasa 5 cm, no, yung height ng iyong label. Tapos, para naman malaman mo yung, kung hanggang saan yung gusto mong label, eh, kunin mo na lang yung diameter ng bote. So, paano ba yung pagkuha ng diameter ng bote? Ayan, so, ayan yung battle. So, ang diameter ng bote ay nasa 6 cm. So, kapag 6 cm, ibig sabihin, eh, kalahati nitong bote, kalahati ng label mo ay hanggang doon yung iyong label. So, mula dyan, mag-adjust ka na lang kung masyado ka nahahabaan. So, adjust ka na lang yung 5 cm. Pwede siguro, eh, gawin mong 4 cm, no? Mga kasuki. Tama ba yung sinabi ko? Baka nalito na ako. Wait lang. Ulitin natin. Ayan. So, again, ano yung diameter ng iyong bote? 7 cm. So, pwede yun. Siguro, ang label mo ay mga nasa 5 cm, no? Yung lapad ng iyong label. Tapos, yung height naman niya ay, ayan. So, ang height naman niya, sukatin mo, ayan. Ang height naman niya ay approximate nasa 5 cm. So, 5 cm, pwede ka magpagawa ng label. Ang height ay 5 cm. At, yung, ano naman, yung lapad naman niya ay nasa 6. Pwede na yon. Nasa 6 cm. So, hanggang dyan. Or nasa sayo. Or pwede mo pang habaan. Depende sa'yo, no? Kung gusto mo kalahati ng bote, eh, nasa 7 cm. So, kung gusto mo naman ng buo, i-times 2 mo siya. Ayan. So, nasa sa'yo. Basta kailangan mga kasuki, no? Kung on-hand mo naman yung battle mo, eh, sukatan mo na siya. Kumbaga, dapat nabivisualize mo na kapag nakadikit na yung iyong label, yung taas at haba ng label mo ay dapat ay nasisipat mo na siya. Ayan. So, para maiwasan yung error, no? Sa paggawa ng label. Ayan. So, gaya nga nito. Ayan. So, gaya nga nito. Itong 120 ml, ang sukat nito ay nasa, ang taas nga ay ginawa ko lang 1.2 by 2.5. So, kapag nilapat natin yan, ganyan na magiging itsura niya. O, diba? O. Pero ano ba ang totoong sukat nito? Kunwari ay gusto mong anuhin lahat, lagyan ng label lahat. So, ang sukat nito ay nasa 1.3. Ayan. So, nasa 1.3.5 cm, no? So, malaki-laki pa yung ating naging allowance. Ayan, yung taas niya. Minsan kasi dito nagkakatalo sa height. Mahalaga yung height mga kasuki kasi kailangan sakto or dapat hindi sobra. No? Kasi nga, dyan mahalaga yung itsura, no, ng iyong label. So, nagko-contribute din yan. Nagko-contribute din ang label, no, sa costing ng iyong produkto. So, again mga kasuki, ayan. So, ipinakita ko na sa inyo. Maya-maya lang ay gagawa na tayo ng chili garlic sauce. Ayan.
So, pwede pa tayo mag-add ng another oil. Ayan. So, haluin natin siya hanggang ilalim. Ayan. To make sure na wala nang malalaking chunks. Tapos, pwede pa tayo mag-add ng another oil pa ulit. Ayan. So, medyo tulog ang ating mantika ngayon. Dahil nga malamig, nag-uulan. Ayan. So, haluin muna natin siya. Tapos, saka tayo mag mix-mix ng paunti-unti. So, dahan-dahan lang. So, ganito na yung itsura ng ating ginagawa, no? So, de-blend-blend lang natin siya. Ayan. Tapos, ready na siya. Isali natin siya sa ating paglulutuan. So, start na tayo, no, sa ating gagawin. So, isa lang natin siya, tapos kailangan mahalaga na halo tayo ng halo sa kanya, no, para hindi siya maninikit. So, medium heat lang, no.
So, at ready na nga itong ating chili garlic oil. Ayan, so kung mapapansin nyo, iba na yung kanyang naging kulay. At napalamig na rin natin siya, no? Halos 1 hour ko siyang niluto. Ayan, para talagang wala na yung water content niya. So, mas matagal mo siyang niluto, mas matagal yung kanyang magiging buhay. Ayan. So, again, malinis na yung ating bote. Ayan, nilinis ko na siya. At start na natin na isalin. So, ayan yung ating bote. Ayan. Tapos, ang mahalaga dyan, timbangin natin. No? Para alam natin kung ilan ang laman kada 120 ml. So, 120 ml, check naman natin kung ilang grams ang laman niya. So, ayan, meron tayong dito walang laman na bote. At i-pair natin siya. Ayan. Gagawin natin to kasi kailangan nating malaman yung yield. At syempre, kapag intended siya for sale, kailangan malaman natin kung ilan ang laman niya para pantay-pantay, para walang lamangan, di ba? O, di ba? Ganon. So, para meron tayong basihan, no? So, katulad niyan, isasakto na din siya. So, ayan, sakto siya, 100 grams. So, ngayon, alam na natin, maglagay tayo ng maglagay, tapos mamaya ay titimbangin na ulit natin siya. So, ayan mga kasuki. Ayan, so, sa ginawa natin, sa niluto natin, no, ang nagawa natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bottles ng 120 ml. Ayan. At sa huli ng video mga kasuki, kung gusto nyo subukan, ay ilalagay ko yung ating recipe, no, with costing mga kasuki, para alam nyo kung magkano yung gastos or kung magkano nyo pwedeng ibenta. At syempre, no, yung costing na ilalagay ko, depende yon syempre, sa kung magkano yung nabili kong RM. Syempre, alam naman natin na pagbago-bago ang presyo at sa ngayon yun ang mga presyo, no, yung ilalagay ko. At pwede ang mabago. Yan. So, takpan na natin, no, make sure na walang tagas-tagas. Ayan. Takpan na natin. Ayan. So, takpan na muna natin lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, yung ating finished product. Ayan. So, meron na tayong label dito at dikitan na natin siya. Chili garlic oil. Pipi pearl. Tama? Ito ay flat aluminum. So, start na tayo. Dikitan natin siya. At siguruhin na malinis. Ayan. Tapos, dikitan na natin. Si, ano mo? Ayan, ang ating label. Tapos, meron pa tayong isa. Meron tayong ito. Ayan. So, meron tayong yan. Ilalagay naman natin yan dito sa kabilang side. Ayan. So, isentro natin, no? Ayan. So, dikit natin yan. Tapos, ihuhulma natin yan dito. Ayan. Ayan, hugulman natin. Tapos, ayan. So, ayan mga kasuki. Saliadong saliado. Freshness. Ayan. So, sealed fresh for your safety. So, ayan. So, ayan ang ating finished product. Ayan. Okay. Tapos, meron tayo niyan. So,